What's up mga ka-review, this is Ken sa TTV at gagawa tayo ng isang video reaction no about dito sa mga sa comment ng dalawang tao at medyo pag nung binabasa ko ito natutuwa naman ako kahit na ganito yung feedback comment niya no sa aking video no sa aking mga ginagawang video reaction at nagpapasalamat din ako sa kanya dahil binigyan niya ng oras no at nag-aksaya siya ng minuto o oras sa akin sa pagpapanood at pagko-comment sa aking mga video ano. So bago ko simulan itong video reaction ko dito sa mga comment no sa aking mga video is nais ko muna kayong anyayahan no or nais kong i-promote ang mga product item ni Boss Chopper no nasa taas. Just contact Yami.com para lang sa details kung paano umorder ng mga jacket, sando, and t-shirt ni Boss Chopper Sniper. Maganda rin po yan. Besides, kapag nag-avail kayo niyan, para na rin tayong nakatulong no, sa mga project ni Boss Chopper. So, avail na kayo hanggat may mga stock pa, no, mga ka-review. And dako naman tayo dun sa aking kanang bahagi. Meron tayong mga flex channel dahil wala pa pong nagka-comment ng shutdown at sila pa rin yun, no? Shout out ko lang itong mga to no. Mega love shout out nga pala kay Weirdo Channel. Madi Katigba, kay Idol. Shout out sa iyo no. Sana ay sa susunod na punta ko i matuloy na yung ating collaboration no. And kay Bricks Laptop Repair. Ito po ay ang content po nito about po sa paggagawa ng laptop ano. Subscribe niyo po siya kung gusto niyo may matutunan na konting kaalaman about sa laptop saka sa computer. And kay Edsky Pinagpala, no? Sila po yung ating text channel for today ano. Silang dalawa po ito. Ay silang apat po ang ating text channel. Sana ipakisubscribe po and iwan po kayo ng bakas at sa dulo ng inyong bakas ay lagyan nyo po ng hashtag KenSakiTV no, mga ka-review. At kung ikaw naman ay gustong mailagay sa flex channel na yan, just comment lang po, shout out po, automatic, nandyan din po kayo. At tiyak naman may magbabalik dyan sa mga sinubscribe nyo po. No? And ngayon, dadako na tayo dito sa ating main topic. About dito sa isang tao, meron lang ditong isang tao na napasingit din. About lang dito sa isang tao na pinaglalaban niya yung sa tingin niya ay tama. Ewan ko, siya na lang yata ang nakikipaglaban ng ganitong klaseng comment. Ano. Halos lahat ng mga comment sa comment section ng aking video is napakaganda na po ng feedback about kay Sir Madi Katibak. Ewan ko lang dito sa taong ito at kung ano-anong naiisip. So, hindi ko malaman sa mukha nito kung siya ba'y tumitira na ang pinagbabawal na utot. No? Gago! No? Makakarib yun. Hindi ko siya ma-imagine do sa mga ginagawa niya. No? Dahil siya na mismo ang nagsasabi kung anong ugali meron tong taong to. So, ating simula no, ang pagbabasa no, dito sa taong to. So, unang comment niya sa akin is one day ago, ano yung tawag mo sa pinagagawa mo? Pupal ka. Mahaba to pero hindi ko na nai-screenshot kasi isang buo yung comment na ano. Pupal ka, meron mag galing mo rin magmalinis no. Hirap sa iyo pupal ka, ginagamit mo itong ibang tao para sa pangsarili mong kapakanan. Bakit? Wala ka nang maiisip, wala. Sa about sa kontento tong comment na to. And na-replay ko yan sa kanya is depende na sa taong malawak ang utak yan. Di tulad mo gamunggo ang utak. So, ito yung comment section na kung saan is sumasagot ako dito ayon lamang doon sa aking pangsariling opinion. Ano, yun. And ang pinagtataka ko dito sa taong ito is wala na yatang magawa sa buhay ito. Ano? At kung ano-ano na yung mga na pumapasok sa kanya. Sir, ang ginagawa ko po is for video reaction. No? Nare-react ko ang yung kung ano yung sa tingin ko na video ay mali yung pagkakagawa nila ng video, no.
katulad ng kay RTD. Kung ikaw ay solid fans ni RTD, eh sumabay ka na rin doon sa pagkawala, no, ni RTD, hindi yung dumadagdag ka ba sa database ng YouTube, eh wala ka namang maiiambag, no? Mga no sir, no. And yon, na-reply. And hindi pa rin siya na kontento, nag-reply pa rin siya. Kaysa kay TV, haha, buti pa pala ang gamunggo, eh, ikaw, utak bilis. Nakita mo na ba ang utak ng bilis? Diba hindi? Pasa sobrang liit, kupal ka. Kita nyo? Dito, sinagot ko siya, at least may ulo. Eh, yung munggo, wala talaga. Diba? Logic na lang kung ano yung sinabi ko. No? Ibig sabihin doon, sir, wala ka talagang kautak-utak. Ganun. Talagang may pagkatanga ito. Yun. At least nga, yung dilis, kahit pa paano, may ulo, nakakapag-isip pa yan. Eh, ang mundo, may utak po ba? Yun. Yun yung sinasabi ko. And then, nag-reply pa rin siya, hindi pa siya natuwa. Kesa kay, kupal ka, but bakit di mo sagutin yung tanong ko? Akala ko ba alalay ni Boss Chopper, yung idol mo na si Maddy Katiba? Eh, nasaan siya ngayon? Dito, sir. Mga bobo! Ay, dito, madam. Madam o sir man o... Ewan ko sa... Ewan ko sa'yo? Aakapo ka? Puh, puh. Alam yung puh? Puh, puh. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mo isipin. Doon sa puh na yun. So, yun, no, sir. Sir, ma'am. Wala na ho kayong pakialam kung si Sir Maddy ay bumukod na ng sariling content. Ha? Hindi naman si tulad si Sir Maddy, ha, ng vlogger ng Bukana, nakapalibot lang lagi kay Japper para lang tumaas lagi ang revenue. Tama po ba? Hindi niyo po ba napapansin na kadalasan ng mga vlogger sa Bukana ay kung nasaan si Boss Japper, lagi nang nakabuntot. Na akala mo laging may sinusundan, no? Para lang tumaas at kumita yung kanilang YouTube channel. Hamon ko lang doon sa mga Bukana vloggers na laging nakabuntot, no, kay Boss Chatter. Gumawa kayo ng sariling content at ipakita nyo kung talagang kaya nyong ipabuse yung mga content nyo ng malaki. Ano. Hindi yung lagi kayo nakabuntot, lagi nyong pinipicturan, kinukuhanan, binibidyohan na lang, no, si Boss Chatter. At kada meeting nyo, napapanood ko, diba? Sinasabi lagi ni Boss Chatter dyan, no, na kung gusto niyo talaga makilala sa YouTube, is gumawa kayo ng sarili niyong content. Pero inyo from the start your from the start ng video ng mga ibang Bukana vlogger, no? Is hanggang ngayon ganun pa din. Gumagawa pa rin ng video, kinukuhanan pa rin si Boss Chopper. Siyempre, oo, nandun na tayo, revenue habon niyo. Pero paano kayo masasanay kung si Boss Chopper nawala diyan sa poder niyo? At kayo na lang ang nandiyan dyan. Ibig sabihin ba nun, suko na kayo sa paggagawa ng video, ng content nyo, nang wala na si Boss Chopper. So, yung ano ho yun, yung sinasabi ko, hindi ho ako galit yun. Sinasabi ko lang dun para matuto kayo, no, sa sarili nyong mga paa na gumawa ng content. At dito, kay sir, hindi ko alam kung lalaki talaga to o babae, no, kay Rodin, wala na po kayong pakialam kung bumukod si Boss Maddy Katiba. Dito pa nga po, binaboy nyo pa nga ang pangalan niya, Natigba. Sa Bisaya po ng Natigba, sa Tagalog po niyan is nawala na, namatay. Diyo ba? So doon pa lang po sa point na yon is maling-mali na yung mga ginagawa mo. No? At saka, sino ho ba yung nagbabalita na sa inyo na isinusuka na, no? Isinusuka na ni Boss Chopper itong si Sir Maddy Katiba. From the start na nagsisimula na, na bago pumunta ng Bukana si Boss Chopper, eh silang dalawa na ang may magandang relasyon, no, sa loob ng Bukana. So bakit nyo nasasabi na ganon, na binibigyan nyo ng meaning perfect hindi sumasama si Boss Maddy kay Boss Chopper? Logic lang po yun, mga sir. Gustong gumawa ng sariling history ni Boss Maddy Katiba, no?
para ipakita niya na kaya kong umangat ang channel ko. No? Nawala si Sir Jabber, no? Ganun po 'yon, mga ano, mga ka-review. At etong utak gamunggo talaga na 'to, is binibigyan niya pa ng meaning 'yon, no? Kung di ba naman 'to tanga, no? Mga ka-review, no? So, dako tayo sa isa pa niyang comment, ano? Ito talaga eh, ano talaga ito, meron talaga itong, ano, meron talaga itong ugaling trapo, no? No? Nung nawala si RTD, hindi pa sumabay ito, ano? Gago! Hoy, Pupal, bakit di mo tanungin ang kapatid ni Madi at ang tropa? At katropa, sige, nga, tanungin mo si katropa akong nagdodroga. Ma'am, napakalinis po ng taong yon. Kung bumase ka lang po dun sa mukha ng taong yun, eh maling-mali po kayo. Kaya nga may kasabihan tayo, don't judge the book by its cover. Ma'am, sir, tignan nyo po yung mga mukha nyo. Tignan nyo po yung lalaking katabi nyo. Yan po ba ay mukhang nagdodroga o hindi? Kayo naman po ang tatanong. Hindi po ba? Yan po ang pangit sa atin. Ang pangit na nga ho ng mukha nyo, ang pangit din ho ng ugali nyo. Kumbaga sumasalamin na rin yung ugali nyo sa mukha nyo. Eh. Ah, ganun ho kayo, ganun kayo, ganun, ganun ko kayo i-describe, no? Mga ka-review, no? And, hindi pa siya natuwa, no? Sinundan niya pa ito. Ito nga po, oh, nareplyan ko pa siya, baho ng labas ng bunganga, tutras ka muna, huwag kang humusga sa panlabas na anyo. God bless sa'yo. So dito, nag-God bless pa ako sa kanya kasi hindi naman talaga ako galit eh. Kumbaga, sumusunod lang ako dun sa ayon ng kanyang mga comment, ano. Then, hindi pa siya natuwa, no? Ulul, pinagtatanggol mo pa ang mga kapatid, ang magkapatid mismo ni Idol Jabber. So, ma'am, saan nyo nakukuha yung gentong klase ng pag-iisip? Na yung magkapatid na si Jabber at si Kabungot isinusukan na, wala naman ako nakita sa video nila na kung ano-ano sinasabi nila kay Sir Madi. At every meeting po ng Bukana Vloggers is Sir Madi is naandoon din po. Paano nyo po nasasabing sinusukas yan ni Idol Jabber at ni Kabungot? No? Binibigyan nyo lang po ng meaning porque hindi na sumasama itong si Boss Madi dito kay Sir Jabber. And alam nyo po ba kung ano yung dahilan kung bakit kahit ako po na nasa mukha na natulungan na ako ni Boss Jabber is gagawa na ako ng sarili kong content. Hindi ko na kailangang dumikit. Maghanap ka po ng vlogger na gumagawa ng content na halos hindi kasama si Boss Jabber pero nanonood, may marami nanonood. Bibigyan ko na po kayo ng isa. Si Boss Madi. Si Katropa TV. Sino pa ba? Si Chef. Chef Daddy. Kabagis. Ralby Joyce. Sino pa po? Sino pa bang iba? And yung iba po, halos nakikita ko na lang halos lahat ng vlogs nila is with Jabber Sniper na po yun. So, ano po ba ang mas advantage sa atin? Yung gumagamit ng tao para lang kumita o yung hindi na gumagamit ng tao na tumulong sa kanila pagkos gumagawa na sila ng sariling pangalan. Diba mas maganda po yun? Kumbaga sa bata, inalalayang ka na, nakalakad ka na, and kaya mo na yung sarili mo. Ganon din po dito sa pagbablog, mga ka-review. So, ang pangit talaga ng ugali mo, sumasalamin talaga sa mukha mo, no? Sir, madam. Sa bagay, magkamukha naman po kayo kung talagang, pero totoo, ikaw to eh, kasi nakita ko yung Facebook page mo eh. Same din with your face, no? Kung hindi man ikaw to, may gumagamit man sa'yo, I think, wala namang ibang malaki ang galit kay Sir Madi is walang iba kundi si RTD. And, payo lang sa'yo bro, no? Kung ikaw ay nagko-comment kahit sa mga post ni Boss Madi at sa ibang nagre-react, payo ko lang sa'yo, ipakita mo yung mukha mo.
Huwag mong itago, ha, RTD. Huwag kang magbalat kayo para lang mag-comment ng pop ano. Dahil may mga, may merong mga vlogger na hindi bobo, no? Lalo-lalo na sa social media. Baka nga ikaw hindi mo alam eh, mag-trace ng mga account eh. No, kung taga saan, kung pareho ba, kung sino ba talaga yun. Yun lang ang payo ko sa iyo, RTD. Kung ikaw ay may galit o talagang totoong wala kang ginagawa masama, isharapin mo yung mga taong nagre-reklamo sa iyo. Hindi yung nagtatago ka dyan ng ibang email para lang mag-comment. Na mag-comment, ano? Buha ka ng ina mo. Gago! So, yun. Sinabihan ko na, no? God bless. And then, hindi pa siya nakontento, no? Doon sa mahaba itong message na to, eh. Comment. Sinundan niyo to. Utang na loob kang, alam pong tumitingin ka ng, ma'am, sasabihin ko na po sa inyo, kahit magtanong kayo kay Boss Manny, wala akong hinihinging utang na loob sa kanya. Bagkos, ha? Alam niyo kung ano po, ha? Is sinasabi ko lang yung katotohanan. Ano? Nasaan na ba si RTD na pinaniniwalaan mo? Diba biglang parang naglaho na parang bula. Na parang ewan na kung saan nagsusuot sa kan kung ano-ano ang Gmail para lang makapagpanira ng tao. Diyo ba? Yan po kasi ang hirap sa atin. Madali tayong maniwala sa sabi-sabi na hindi muna tayo nag-imbestiga. Ano ho, mga ka-review, ano? And then, dito po, iisipin na lang po natin, ba't ako hihingi ng utang na loob kay Boss Maddy? Eh, hindi naman po si Boss Maddy ang nagpalago ng channel ko. Si Sir Japper Sniper. Tama po ba? Mga ka-review. Kung meron man akong tatanawin na utang na loob, is kay Boss Japper Sniper yun. Dahil siya po yung nagdagdag ng kalakihan ng subscriber sa aking channel. No? Dahil ang channel ko po is 2,000 na higit lang ang aking subscribers. And then, no, nag-service ako sa kanya, is lumaki, lumobo ng hanggang 6,000. Mga ka-review. So, paano nyo po nasasabi na may utang na loob ako kay Japper Sniper dahil ginagawa ko itong mga to? Mali po. Inimbestigahan ko muna. Nagsimula ako dun sa pinakamaliit na butas hanggang palaki. Hanggang sa na-discover ko na itong si RTD pala ang may ginagawang malaking milagro. No? At ipinapasa niya lang yung kasalanan niya doon sa taong wala namang kasalanan. And, correction lang po ah, dito kay RTD. No? Doon sa sinasabi niyang 10,000 na ibinigay niya. No? Ang pagkakaalam ko po niyan, dahil din niyan sa sponsor niya. No? Mga ka-review. Kaya kung kayo'y naniniwala no, dito kay RTD, is nasa sa inyo na po yan. Ipagtanggol nyo po kung tama po siya at hanapin nyo po siya, palitawin nyo po siya. Yun lang po yung aking masasabi, no, mga ka-review. At lingid naman sa kaalaman nyo, no, mga ka-review. Talaga namang itong si RTD is napakalaki talaga ng na-damage niya no, sa subscriber at sa account ni Maddy Kasalak dahil sa kasiraan na ginawa niya. Napawang wala namang katotokanan at may mga ini-involve siyang tao na ngayon ay nagso-sorry na no, kay Sir Maddy. Isang tao, yung babae na alam ko, si Simply Tits. Nag-video din siya noon, then nireview ko yung kanyang channel is wala na yung video na niya about kay Boss Maddy. So, isa lang ang ibig sabihin noon, naudyukan lang sila ni RTDPH ano, para lang paki-band sa kanya para masira ng store. Pero wala pa rin sila nagawa. Still, si Boss Maddy nandyan pa rin. Oh my God! Wow! Nakatindig pa rin, hinaharap pa rin yan. So, ano yung totoo? Diba? So, eto na. Nareplayan ko siya. Ito yun. Depende na yan sa taong malawak ang utak di tulad mo, Gamunggo. No? So, dito na yun, no, mga ka-review, no? Aha, buti pa pala, Gamunggo, eh, ikaw, utak bilis. Nakita mo ba yung ang utak ng bilis? Di ba? Hindi pa? Sobrang ligid. Tama.
mga bobo! So dito nilaro ko na lang siya. At least may ulo. Yung gamunggo wala talaga. So dito pa lang sa logic na sinabi ko, kung mahaba ang utak niyo, madam, malalaman niyo na kung ano ibig ko sabihin. Kailan ka nakita ng munggo na may utak at may ulo, di ba? Ibig sabihin, ang ulo niyo po zero, walang laman, di ba? Ibig sabihin noon, bobo. Gago. So ito kanina naulit lang, no? Naulit lang yung kanina do sa una ko. So after dyan, proceed naman tayo dito kasunod. Ito kay Freddy GD. Ito lang naman to eh. Sila lang to. Panibagong account na naman to yung ginagamit. Wala po to. Yung nakaraang binidyo ko, iba rin po yung account na ginamit. I think itong mga to, isang tao lang ito. Pero ito, hindi po ito isang tao. Ito lang. Yung mga laging nagbabad comment sa aking binibidyo reaction about kay Postman, is puro lang yan, mga balat kayo. Alam nyo po, huwag kayong magbalat kayo. Iharap nyo yung mga mukha nyo para maalaman ng tao, ha? Kung anong merong klaseng mukha kayo. King ina mo, Madi, brought ka talaga. No? Dito pa lang po, dyan sa pagmumura na yan, alam nyo na po yan kung sino yan, mga ka-review. Ha? Dito pa lang po, kung babasihan nyo yan, yung words na yan, at basihan nyo yung review ko about no sa taong galit na galit kay Boss Madi. Iisa lang po yan. Kung magbalak kayo, RPG, lumabas ka. Yun lang yun. And eto na naman, si RPG PH at si Madi na tigbak. Katigbak po, hindi na tigbak. Pareho lang yan silang dalawa. Hindi po sila pareho. Magkaiba po sila. Si RTD is 100% ng loko. Si Sir Madi katigbak, hinarap yung mga aparatang sa kanya. Si RTD nagtago na. Si Sir Madi na andyan pa. So paano nyo nasasabing pareho lang sila? Ngayon, kung galit ka kay Boss Madi, gusto mong malaman kung sino talaga siya, ispuntahan mo. Ha? Huwag kang parang tangang kung ano-anong kino-comment mo. And then, eto na naman. O nasaan na yung idol mo na si Madi na tikpa? Kawawa na. Pahina na ng pahina. Ma'am, pansinin nyo naman po. No? Yung kanyang mga video, marami pa rin pong nag-i-sponsor sa kanya, ma'am. Mahiya-hiya na lang po kayo sa mga pinagsasabi. Gago! Bakit ho? Ha? Ha? Ibig sabihin mo ba may kaugnayan kayo kay Chong Luis? Tama po ba? Ibig sabihin po ba si Chong Luis po yung nagbibigay sa inyo ng maling paratang about tematika, diba? Dito pa lang po may kita nyo. Ang maganda, Chong Luis in Matika Tigba. Ano ho ang ibig sabihin nyo dito, ma'am? Ha? Binibigyan nyo kasi yung mga meaning ng mga buka na vloggers. Bakit ba nawala lang siya doon sa eksena na dati niyang kinakasama is sige lang siya ng sige ng paggagawa na sarili niyang content. Ibig sabihin ba noon, isinusuka na siya ni Postman? Parang naman, para naman pong mali yata. So, from the start, kung nanonood at supporters talaga kayo ni Boss Chopper, alam niyo po yan, no? Kung ano si Boss Madi, no? Sa kanya. At alam din po yan ng ibang mga supporters, ano, mga review. So, nasa inyo na po yan kung ano yung mga iisipin nyo at opinion nyo. Just comment down lang po kung ano po yung mga, kung tama ba itong paratang ni ate na kung husgahan niya yung magkapatid is parang addict. Mukhang addict. Mukhang nagdodroga. Eh, kayo na rin po ang humusga sa mga mukha nitong dalawang ere, no? So, ayan po, yung profile na yan is kinuha ko lang kung ano yung naandun sa kanilang YouTube channel. Na negative, puro negative ang kanilang kino-comment. And about naman dito kay, ito, kayo na rin po ang humusga rito kay Freddy G.
Dahil comment pa lang, malalaman nyo na kung sino talaga yan. So, yun po mga ka-review, no? Ang magiging advice po lang o aral na pwede nating mapulot dito sa ating comment sections. Bago nyo husgahan yung isang tao, is dapat alam nyo muna kung ano talaga yung totoong katauhan ng tao. At dapat alam nyo din, no? Mga ka-review, na yung kasabihang don't judge the book by its cover. Ako po, hinusgahan, diniscribe ko po yung sarili nyo at hinusgahan po kayo based doon sa mga sinasabi nyo at sa mga mensahe nyo sa comment section. Dahil sumasalamin po yan sa mukha nyo. Pangit na nga po kayo, pangit pa yung pinapakita nyo ugali. Eh ano pa yung pakinabang sa inyo? So yun po, no? Huwag masyadong maniniwala sa mga sabi-sabi kung hindi mo naman napapatunayan na totoo. Yung po yung mga aral na pwede kong i-advise dito sa video na to. Sana'y, no? Patuloy pa rin po kayong tumutok sa aking video channel, ano po, sa aking mga video reaction, no, mga ka-review. At maraming maraming salamat po doon sa past two months, no? After 2 months, makakasahod na naman ako sa aking YouTube channel. And abangan nyo rin po yung aking sahod sa meron po kasi akong gagawing pagkasahod ko po rito sa aking YouTube channel is mamimigay po tayo dun sa aking mga kapitbahay ng mga nandigas, ano po, para naman is makapag-share tayo dahil po yung aking mga kapitbahay is mga nagtatrabaho at sa ngayon po is wala silang trabaho. So hirap din po, no, mga nangungupahan na sila tapos ang trabaho pa nila is lulubog din ito. So yun po, maraming maraming salamat po, kundi dahil sa inyo hindi po after 2 months hindi ako makakasahod, no, kung hindi po kayo nanood. So maraming maraming salamat sa panonood at sa suporta, at doon dahil po sa panonood nyo is makakatulong tayo ng ilang bahay na mabibigyan natin. Sakto lang din po kasi ang ating sahod, na-meet lang natin ang ating range, no, yung pinaka exact amount na pwede ka na sumahod sa YouTube. So, yun mga ka-review, sana po kung ikaw po ay bago sa aking channel at napadaan sa aking video or napasilip lamang, huwag pong kalimutan na mag-subscribe and click notification bell and please share, no? Share and comment my video. So, hanggang dito na lang po. Peace out.